po ang ating mga graduates. Binabati ko po rin ang ating magaling na principal, Mr. Trono. Ito po si Mr. Trono ay kasama ko pa siya nung siya ay principal ng Malita High School. No, sir? At awang ba ito pa? No, at marami po kami ang magagandang proyekto na inilunsan sa kanilang mga high school. At of course, kasama ko natin ngayon si Ms. Mayari at ang buong Delphine family. Kasama rin po natin ang ating magaling na kapitan, Kapitan Renet Lindan. At kasama rin natin. Ano ba nandiyan? Kailangan siguro yan ang natin si Pansya Lalani. At of course, Kotsya Lai Velasco. Mga kasama, marami na pong galing po ako sa isang graduation ng Barangay Pulo. At kanina po ay napakinggan ko yung valedictory address ng kanilang valedictorian. Mamagulang para siya ay magtapos ng elementarya. At alam nyo, gusto ko pa ipaalam sa ating mga magtatapos na ang ating mga magulang, no, ay malaki ang kanilang ginawa, no, sakripisyo, dedikasyon, disiplina para makamit natin ang ating diploma. No, huwag na huwag natin kakalimutan na pasalamatan sila. Sila ang naging malaking kabahagi ng inyong pagtatapos at magiging kabahagi pa, no, ng inyong tagumpay sa inyong buhay. At mga magulang, gusto ko lang po ipaalam sa inyong lahat na sa pagbibigay po ng magandang kinabukasan at magandang edukasyon sa inyong mga anak, kami po ang inyong kapartner. Kami po sa inyong lokal na pamahalaan ang kapartner po sa pagbibigay ng magandang edukasyon, tigalidad na edukasyon sa ating mga anak. Dito po sa ating lunsod, kasama ko po ang ating mga konsehal. Patuloy po ang paggagawa namin ng gusali, mga eskwelahan. Patuloy po ang paglulunsan po namin ng mga programa, no, para po maiataas ang antas ng edukasyon dito po sa ating lunsod. Marami sa kanila o lahat sa kanila ay ipapagpatuloy po ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Mas kailangan nila ang inyong mga subaybay, ang inyong guidance, at mas kakailangan ninyo nila ang inyong pagtuturo para po matapos sila ang kanilang pag-aaral. Marami pa ang pagsusubok na dadating, no, mga estudyante. Marami pa mga challenges na dadating. Pero ang kagandahan mo dito, ang inyong mga magulang, ang inyong mga guro, inyong principal ay nandito para tulungan kayo. Huwag na huwag po kayong mahihiya, no, mga kasama, na magtanong at humingi ng tulong. At of course, sa ating mga guro, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Alam ko po ang inyong sakripisyo at dedikasyon. Alam niyo mga teachers ko natin, hindi lang sa pagtuturo, tumutulong. No, sa iba't iba pang mga responsibilidad, pag may sensuso, sila rin po ang ginagamit. Pag mayroon pong kalamidad, sila rin po ang ginagamit. Kaya ang ating mga teachers ay napakalaking kabahagi ng kabahagi po ng ating lokal na pamahalaan. Kaya maraming salamat po sa ating mga teachers. Sumuli, ako ay bumabati sa inyo lahat ng congratulations at magandang ako po sa inyo lahat. Their building behind you is a proof of this. A man with grandeur and nobility. The respectable man who works in projects. Ladies and gentlemen, let us give our warm of applause to the first district representative of Valenzuela City, our Congressman, Honorable Rexlan Rex T. Gachalian. Maraming salamat. Makakaupo na tayo.
Pag ganyan ang pagpapakilala, talagang hindi nga talagang hindi pwedeng puntahan ang graduation ng Tanumay National High. Anyways, sa ating birthday celebrant, sa ating punong lungsod, si Mayor Sherwin, sa kanyang mga konsehales na kasama natin ngayon sa pamumuno ni Konsehal Tony Espiritu, Konsehal Alain Nolasco, Konsehal Shalani Solidad, sa ating hepe ng Department of Education sa Venezuela kay Dr. Mayari at sa kanyang mga principals mula sa iba't ibang paaralan dito sa Venezuela, sa ating puting Kapitan Rene Trinidad at sa kanyang mga councilmen na nandito. Dapat ayong kalimutan, wala na. Anyways, kung si Mayor, kanina na tama siya, pinag-uusapan namin yung valedictorian natin si Mark, ano? Sabi ko, bibilis-bilisan ko maging congressman bago ka umabot sa tamang edad kasi parang magkakaroon ako ng halaman. Bukas sa second-time, full-time scholarship sa UP na nag-aantay sa inyo. Every year, pinipili natin yung mga cook-cut passer sa buong distrito at dahil sa mga magigiting natin magulang na nagbabayad ng quiz na pagkakalooban natin ng 50,000 a year, pwede kayo magtungo sa tanggapan ng kongresista nyo kasi meron rin tayong full-time scholarships sa mga paaralan ngayon. So yung mga pumasa sa UP, PUP, PLB, huwag kayong mag-aatubiling pumunta sa tanggapan ng kongresista nyo kasi may mga scholarship na nag-aantay sa inyo doon. Yung mga pumasa naman sa ibang school, alam ko si Mayor Sherwin, meron din naman siya Pio Valenzuela Scholarship na pwede naman yung magamit sa mga paaralan na wala akong scholarship. Anyway, tulad ng nasabi kanina, nais kong batiin ang lahat ng nagsitapos sa Tanumay National High School. Congratulations sa inyong lahat. Alam ko matagal na nang inisip, pinasama-sama at pinaginipan itong araw na to at sa wakas nakarating rin tayo, di ba? Every graduation, sinasabi ko sa kanila, ang una nyo gagawin pagtapos ng celebration, iuwi nyo yung mga diploma nyo, isabit nyo sa pader sa bahay nyo. Pero huwag nyo ilalagay sa gitnang-gitna. Kasi kailangan nagsisave kayo ng puwang sa tabi para naman dun sa college diploma nyo. Para pag hindi balanse yung pader, talagang gaganahan kayo na magtrabaho ng maigi para makakuha naman tayo ng college diploma natin para yung collection nyo sa pader nyo kompletong-kompleto na from elementary to high school to college. Ang mga payo ko sa mga magratapos ngayon, simple-simple lamang. Una, maging practical tayo. Alam ko marami sa inyo ang hanggang ngayon hindi pa nakapagpasya kung anong kurso ang inyong kukunin pagdating nyo sa kolehiyo. One time mga career. Alam natin na madali tayong ma-recruit ng mga kumpanya dahil yun ang practical. Pangalawa, tulad ng sinabi ng ating punong lungsod, huwag tayong mahiyang humingi ng tulong sa ating kapwa, sa ating mga naging kaibigan dito sa school, sa mga magulang natin, sa mga naging guru natin, sa inyong mga opisyales natin. Walang doon. Sa mga magulang na nasa likod natin ngayon, congratulations sa inyong lahat. Kapag nakamit na mga kabataan ang tamang edukasyon, sana magpatuloy pa ho tayo ng ating dedikasyon sa mga anak natin sa pamamagitan ng pagtaguyod sa kanila pagdating sa kolehiyo. Kung nagawa natin itaguyod sila nitong 6 na taon sa elementaryo at 6 na taon sa elementaryo, 4 na taon sa high school, alam ko kayang-kaya natin yung magiging 4 na taon pa sa kolehiyo. Tulad na nasabi ko, may mga scholarship programs po tayo na nag-aantay sa mga deserving nating estudyante, lalo-lalo na dito sa pinakapaborito naming high school. At sa mga magulang, baka tanong nyo sa ibang mga bata, sinabi ba ni Congressman sa inyo? Hindi ko sinasabi yun. Sinasabi ko lang yun sa mga sa